inoopen niya sa inyo yung currency natin, yung sarili nating blockchain, dahil po para matuto po kayo na kayo na mismo yung maglaro o humawak ng sarili niyo pong funds, ng sarili niyo pong capital. So moving forward, siguro po may mga makikita kayo dyan na announcement na pwede po kayong umattend ng mga training about doon. May nag-comment po dito, yes, sa amin na ibalik na yung USDT. Ayun po, so pahintay na lang po doon sa iba kasi nga po, isa-isa po namin siyang nire-retrieve. Yung request po ba sa Abra mababalik pa? Yes po, tulad po ng sabi ko, isa-isa po siya nire-retrieve. If in case daw po na may exchanger, ask ko lang po if may minimum po ba sa pag-withdraw. Ang alam ko, walang minimum pero may maximum. Pero wala pang binababang amount. Bakit po pwedeng hindi gumamit ng ibang apps like Abra before? Eh, USDT naman yung kinoconvert. Kasi hindi na tayo, nagka-problema tayo kay Abra kasi parang masyado nila tayong tinarget sa sobrang dami ng users. So, hindi ko na rin alam kung ano yung naging problema natin dun sa kanila. Pero nung simula nang hindi po tinanggap ni Abra yung request natin, lahat po yun, parang naging bottleneck. Isa lang po kasi yung exit point ng bot natin. So, nung may isang hindi inaccept, lahat po ng request na sumunod, hindi na rin nakalabas. Yun po yung naging problema dun. Kaya, hindi na po namin nire-recommend na gamitin pa si Abra. Payout list can be sent through emails. Hindi po pwedeng list. Kung magsasend po kami through email, dapat po by person. Kasi hindi po namin pwedeng i-disclose yung names ninyo without the amount of your requested payout. Kasi syempre, sa sobrang dami po ng payout ninyo, hindi nyo na po malalaman kung alin dun yung valid or invalid. So kailangan talaga nakastate dun yung buong information and we cannot disclose all your information kasi confidential yun. Makikita kasi ng ibang members. So siguro naman hindi natin gugustuhin na makikita ng mga member na ay ganito pala yung pay-in niya. Ay ganito pala yung payout niya. Ay ganitong date pala yung payout date niya. Sisingiling ko na siya sa utang niya. Yung mga ganun po. Ask ko ma'am, may tendency po ba mag-double payout? Ma'am, lalo na pag double ang request. Kahit hindi po double ang request, may tendency pong mag-double payout. And that's what we're doing, kaya nag-audit kami. Iniiwasan po namin yung mga double payout. And yung also, yung mga advance payout, meron pong mga ganon na nagtitake advantage yung mga members na nagre-request kahit advance pa, kahit matagal pa yung due date nila. So, minsan, may mga nakakalusot before. Kaya yun na yung mga iniwasan namin ngayon. Ang mga barter paper lang po yan gaya sa inyo na nasa NCR. Paano naman kaming nasa probinsya? Meron, alam ko po, merong mga barter po na nakabase sa province. Kasi meron po yan parang South Luzon, North Luzon, NCR, Kamanava. Madami po yan eh. So feeling ko po, hanap na lang po kayo ng barter na malapit sa inyo para at least kahit paano magamit po nyo yung currency na meron kayo. Wala po sanang problema sa pag-support sa combo package kung on time nabibigay ang payout ng commission. Actually, ito po, kaya po ang ginagawa namin ngayon is tulungan muna lahat ng branches para po at least lahat naman ng member nabibigyan across all branches. Pero yun nga, tulad nga ng sabi po namin, kung itong isang branch na ito, apat lang po ang pay-in sa loob ng isang linggo, magkano lang po ang sales nila?
Siyempre po, kung let's say for example, since si Fairview ang pinakamalaki, parang lugi naman po yung Fairview kung magpapadala lang siya ng funds dun sa branch na yon na hindi sinusuportahan ng mga leaders, tapos yung mga leaders dun nakikinabang. So, alam niyo po yun, kung networker po kayo, magigets niyo po yung ibig kong sabihin dun. So, kami, pero for now naman, sabi ko, tulungan muna. As long as kaya pa naman, tulungan muna. Pero siguro, once na talagang hindi talaga maha-recover tong branch na to at hanggang apat na pay-in lang siya sa isang buong linggo, parang siguro that's the time na mag-iisip na kami kung anong dapat namin gawin sa branch na yun. Team Fairview Power po talaga. Salamat po. Yes po. Congrats. Sobrang galing po talaga ng Fairview. And araw-araw nakikita ko po sila sa CCTV. Sobrang dami po ng tao. Power po talaga. Madam, kailan po mag-start mag-distribute payout for the month of April request? Ngayon po, magkasabay na po yun na binavalidate and revalidate and audit lahat po ng backlogs and yung April po. Pero nung last time po na nag-check ako, na meeting ko po ang team, yung April po na payout request, naka-receive kami ng 9,000 two days pa lang. And na-validate naman siya and revalidate naman siya agad. Kaso lang, yun nga po, ma'am, may mga information kasi doon na na-delete. Hindi nila in-include, dinilit nila. So may mga information, lahat kasi ng information na hinihingi po namin sa inyo, importante po yan. And once na may ma-delete, magkakagulo-gulo po kasi yan pag kinonsolidate namin. So by May po, magko-commit po ako na tatapusin po talaga namin lahat. So siguro hindi man po namin matapos yung month of May noon kasi sobrang dami nga ng backlogs, pero we will make sure na yung backlogs po talaga itself maubos na, matapos na, kasi yun lang naman po yung madalas na concern dito kasi nga sobrang delay na po, as in buti nga po napa-payout na yung ibang November pa. May October pa po. So, napadalahan na po yun. Nung branch pa po yung nagpapadala. Yung refund ba ina-entertain sa branches? May standard at authorized quit claim form ba na pipirmahan? O yung magre-refund pa yung gagawa ng sarili niyang quit claim at magpapanotaryo? Actually po, meron po kaming quit claim form. Kukunin niyo po siya sa office. Pero kayo po ang magpapanotary. Tapos po, yes naman po, ina-entertain naman siya sa branch, pero by schedule po siya. And ang alam ko po, tinetext po kayo, it's either si front desk or si BC kung kailan po kayo nakaschedule. Ma'am, nasina po message namin ng dashboard concern. Kami po yung nagpalit ng Palawan to pick up branch. Paano po namin malalaman na pwede na po namin i-pick up sa branch? Thank you po. Ngayon, i-check ko po, ha? Kasi ngayon ko pa lang naman po kahapon ko lang na-open yung dashboard database. Ngayon ko pa lang po nakita yung pending update, yung request po ninyo para ma-schedule po din kayo for your kung kailan po kayo pupunta ng branch to pick up your dashboard commission. Ma'am, unang info, bank account, then inulit ko ulit to XUM. Sana cash na lang, ma'am, via bank account. Alam naman po siguro ng lahat na wala na pong bank account sa MMBC. And hindi po possible yon, lalo na yon, na magpadala po kami via bank account. Kasi wala naman na rin po kaming remittance team. Since hindi naman din po lingid sa kaalaman ninyo na may nangyari pong insidente dun sa remittance team po namin. So, we had to stop that process para din sa safety ng employee. So, ayun po, hindi po siya possible na cash at hindi rin po siya possible na via bank account. Hanap lang po ako ng mga wait lang po, hanap lang ako ng mga unique questions.
Payout po sa Google form, wala pa po. Yung sa equity ko po, di gumagalaw. Tapos yung outright ko, wala din po pumapasok. Tulad nga po ng sabi ko, naka-line up na po yan. Kasi siguro po, napasama kayo dun sa mga files na nagkagulo-gulo po, kaya hindi pa siya napapadala. Pero yun nga po, starting Monday, mag-start na kami ulit nagpadala. Pahintay na lang po. Kasi Monday naman, mas-start na kami ng mga na-audit namin. And then, papadala na po kami. Ma'am, meron na ba tayong bagong bot? Wala po. Ito po. Kailan po i-release, ma'am, ang membership card? So, yung membership ID card po natin, as per last checking, nasa 4,000 pa lang po ang nag-a-avail. Ngayon po, ang minimum order po dapat natin, ang PO po dapat is 100,000 membership ID cards. Wala pa po tayo sa kalahati. 4,000 members pa lang po ang nag-a-avail. And it's for only 188 pesos. So, wala pa po tayo sa kalahati ng minimum, kaya hindi pa po kami makapag-order. And kaya po hindi ko pa masabi kung kailan siya marirelease. So, siguro po, dun sa mga members po ninyo na, or mga downlines po ninyo na wala pang membership ID card, pag-anuhin nyo na po sila, pag-availin nyo na po sila. Para at least, ma-reach na natin kahit yung half lang. Kasi as of now, 4,000 pa lang po. 4,200 something. Wait lang po. Yung mga pending po na withdrawal, ibabalik po yun, ha? Okay. My question dito, I remember Chairman said in the meeting at BGC that he had a meeting with the Binance team. Is there any update with the progress? For the meantime po, sa lahat po ng exchanger na ka-tie up namin, we cannot disclose any information. Regardless kung i-approve nila o hindi, hindi na po kami pwedeng maglabas ng information at ng update po doon. Siguro po, malalaman nyo na lang po yan once mag-release na po kami ng memo na may exchanger na po tayo. Pero for now, para po hindi kami ma-technical, hindi po talaga kami pwedeng mag-update. So, tulad na lang nung po ng sinabi ko, antay-antay na lang din po tayo. Dun po sa mga nagka-question dito, titigil na po ako ng 9:45 sa pag babasa po ng questions kasi hanggang ngayon isang daan pa rin po yung tanong, baka po abutin tayo ng alas 12. So, stop po ako ng 9:45 sa pagbabasa ng or paghahanap po ng questions, ha. Yung mga nagtatanong po dito na kung bakit hindi po ba daw pwedeng ibang application yung gawin for withdrawal like PDOX, Binance, Abra, hindi po talaga siya na po pwede. Kaya po naka-stop or naka-disable yung ano natin, account natin. Kasi nga po, once nga po na may isang request lang dun na hindi in-accept, eh, bottleneck na naman po yan. Another pending transactions na naman po yan. Meaning, maglalag na naman po yung bot. So, wag na po muna tayong mag-request. Okay po, siguro bigyan ko na lang din po kayo ng update regarding po sa raffle kasi yun yung nakita ko na dito. Yung para po sa raffle ng sasakyan, hindi namin siya pwedeng i-raffle ng yung live kasi po hindi po siya DTI registered. So baka po ma-technical na naman kami, maparusahan na naman kami, iwasan na lang po natin. Ngayon po ang ginawa, ang gagawin pa lang po is kami na lang po yung magdodraw and then ipopost na lang po namin kung sino po yung mga nanalo, ay yung nanalo po.
ng sasakyan. Tapos, moving forward, yung raffle po natin na entertainment or living room showcase, yun po yung i-register na namin sa DTI para next time, pwede na po namin siyang i-live at i-raffle draw ng live po. Tapos, yung para naman po sa iPad Air, para naman po yun dun sa mga package po, yung mga nag-a-avail ng 1K maintenance package po. So, ayan pong mga yan is, meron na po yung raffle ticket na pwede nyo pong maklaim sa mga branches. Pero kasi ngayon po, kakarating lang nung mga ordered ko na ticket. Actually, yung draft pa lang po, pero ipiprint na siya and then lalagyan ko po kasi siya ng serial number. Pero ganito po yung itsura niya. Ito pong nasa taas. So, ganyan po yan. May serial number po yan dito. Tapos, yung copy nyo po is ito. May serial na... Ay, copy po namin ito. Ito po, copy nyo. Parehas po yan ng serial number. So, makukuha nyo po yan sa branches po soon kasi ipapaprint na po siya and ipapadala na po. Nakalista naman po. Tinanong ko naman yung mga coordinators kung nakalist naman daw po sa kanila yung mga names ng mga may utang nila na raffle ticket. So, once po na available na yung ticket, mag-a-announce po kami and i-claim nyo na lang po sa office yung raffle tickets ninyo. Okay. Para po dun sa mga ano din, i-update ko na din po. Hindi ko na po babasahin yung ibang message po kasi paulit-ulit po yung questions. Okay, may ang dami question mark dito, so basahin natin siya. Tanong ko lang, yung Telegram na lock-in, mawawala po ba yun kapag lumabas na ang exchanger? Hindi po. Wala pong mawawala. Siguro kung mawawala man siya after nang matapos ng lahat ng lock-ins or monthly ninyo. And mag-a-advise kami. Hindi na ito yung management na humahawak dati. So, kung nagkaroon ng bigla ang changes, it's because hindi nakapagbaba ng maagang memo ang management before. So, ngayon, kung meron mang magiging mga changes, I'll make sure na ma-update po ng mas maaga yung tao para makapag-prepare sila. So, hindi po mawawala once na lumabas ang exchanger, hindi po mawawala ang bot. Okay, update ko na lang po regarding din sa vouchers, yung mga wala pa pong vouchers kasi noong December po, kung natatandaan ninyo, is the last time na nag-manual key-in tayo and nag-close yung link ng December 31 and hanggang December 31 din yung lock-in 1 year. So, ang dami